kumusta na pare? As the Commissioner of the Committee on Overseas Absentee Voting of COMELEC. Without further ado, please welcome Commissioner Armando C. Velasco. Thank you very much, Consul. Mga kababayan natin dito, kung may mga kababayan ko rin siguro, because I know our ambassador here is from the north. Galing po ako sa norte. And of course, doon ako ay isang Ilocano, ay alam ko na rin yung mga ibang languages sa Tagal ko na rin na nag-iikot bilang isang commissioner ng Commission on Elections. The members of this post, itong ating mga heads of the organizations, members of the media, Filipinos, French, ladies and gentlemen, good morning. Nagpapasalamat ako ng hapon na pala. Actually, they are recommending that I take the plane from Italy, but I prefer to have the train to ride so I can see the outskirts of France and Italy. Kaya minabuti ko na nagsakay ng train. Took me 13 hours. Kumbiyaki, sinubukan ko para naman maranasan ko kung ano yung talagang itsura naman ng Europe. Actually, nagpapasalamat ako sa DFA kasi binigyan kami ng pagkakataon na makapunta rito because we conducted the training lahat ng ating mga ambassador sa saka consuls doon sa Milan. Nagkaroon kami ng training for the overseas voting para sa 2013 elections. Actually, kung titignan natin, mag-start naman tayo ng registration. Sinabi nga kanina ni Consul na November 2, although na ang start sana natin October 31, kaya lang nagkataon na holiday sa Pilipinas because of Halloween, nakita na medyo singit para baka yung mga kababayan natin din sa kanilang probinsya sa Pilipinas ay dineclare na holiday. Kaya mag-start tayo ng registration on the next working day. Kaya dito nalaman namin na meron palang activity na itong SSS Caravan ay requested USEC Brillantes doon sa Pilipinas na bigyan na rin kami ng pagkakataon para makausap kayo, para mahikayat na naman kayo at saka malaman namin yung problema nyo kung bakit yung mga iba ay ayaw mag-participate o kaya they are reluctant to participate in the overseas absentee voting. Kung titignan natin na yung overseas absentee voting natin, in Congress ngayon ayaw nang nilang gusto nang tanggalin yung word absentee. Gusto na lang nila overseas voting. Kasi nagre-request yung mga ibang kababayan natin, ang pangit daw tignan overseas absentee voting, parang palagi kayong absent. Kaya, di ba? O just like sa classroom, kung palagi kang absent, parang nakakaya. Kaya yun, that's now an amendment of the law in Congress na gawin na lang overseas voting, overseas voters, overseas voting law, tanggalin na yung word absentee voting. We hope na yung batas, it will be amended kasi ang dami naming nire-request na amendment para na naman hindi ka mahirapan na mag-registro. In that amendment, we are proposing na tanggalin na rin yung affidavit of intent to return within 3 years sa Pilipinas
after which na naka-restore yung mga iba, yung mga permanent residents at saka mga immigrants, ayaw nila. Kasi kung hindi sila nakabalik, takot sila na baka mabigyan sila ng penalty. Kung titignan natin itong overseas law, nag-start yan ng 2003, it is a constitutional provision. It is a right and privilege of all overseas Filipinos residing now abroad or temporarily or in permanent capacity na nandito sila during elections. Kaya pag nandito ka during the elections, pwede kang mag-registro at saka bumoto. Kung titignan natin during my experience in the past and my review of the overseas absentee voting law, nag-start tayo ng 2004 elections, then 2007, and lastly in 2010. With the statistics given to me by the different agencies, labor, sabi nila meron daw tayong more or less 8 million Filipinos abroad. Kung titignan natin, yung ating mga registrants in 2004, may get lang na 300,000 ang nag-registro to participate in the overseas absentee voting. And likewise, in 2007, umabot lang tayo ng 500,000. Then, in the last 2010 elections, nagkaroon tayo ng increase, naging 589,000 yung nag-register in this overseas absentee voting law. Kung titignan natin, mababa na yung ating registrants, mas mababa pa yung mga bumuboto. Nakarestro lang sila, masyado pa rin mababa yung voters turnout. Kaya kung titignan natin yung statistics natin, in 2004, although maganda-ganda sa umpisa, we have a 65% voters turnout. Nakikita natin dyan, nakita ko kung bakit medyo maganda-ganda yung turnout noon. That was the first time na pinatupad natin yung overseas absentee voting. And likewise, very sensitive noon that time yung ibubuto natin yung presidente. And it was presidential elections. Mataas yung ating presidential na kung may ibubuto presidente. Mas interesado itong mga kababayan natin dito na mag-participate kung may ibubuto na presidente. In 2007, that was just a midterm elections.